Kongreso ngayon. Kongreso your service. Ay, eto muna mga kaibigan, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Kasama natin si Police Major Philip Ines. Kumustahin natin, ha? Kumustahin natin yung nangyayari dyan sa paligid po ng Maynila, nasakop po ng Manila Police District. Major Ines, sir, good morning. Magandang umaga po, sir. Sa isang mapagpalang umaga sa inyo. Si Ed Sarto po ito sa DCME at kasama natin si Congressman Benny Abante na nasa Zoom natin, yung aking partner. Sir, kumustahin ko lang. Kumusta ho ang peace and order sa Maynila? Yes, Sir Ed, nakita naman natin na hindi nagkakamali yung ating pamunuan sa paglalatag at paglalatag natin ng iba't ibang estratehiya laban sa krimen. Kung saan nga, ito nga nagkaraan na balikskwela, wala tayong alam mga naitala o sabi nga nating kaganapang pumukaw sa kamalayan ng mga Police Maynila. Naging peaceful ito, naging maayos at sabi nga, kinatutuwa naman ito ng ama ng lunsod at ng aming pamunuan, siyempre ng ina rin ng lunsod ng Maynila. Aha. Sir, kagabi I think may mga kaganapan dyan sa may Pinabal. Ano ho ba ang napaulat dyan sa Pinabal? Yes, Sir Ed, no, gusto ko rin parating sa ating mga kababayan na nakakuha kami ng impormasyon dito, nag-circulate dito sa social media na nagsasabi may mga nawawalang mga estudyante. Hindi natin ito kinibit-balikat at pinimbestigahan natin ito. Pinapuntahan natin yung mga eskwelahan, ganun din yung mga barangay, at yung police station na nakakasakop, pero wala tayong nakuhang ganung impormasyon. Ganun ba man, hindi natin ito kinikibit-balikat at kung meron tayong makukuha impormasyon, sa tulong na rin ng ating mga kababayan, na i-report ito sa otoridad para ito ay magawa ng pagyat na aksyon at ipapakita natin na Sir Ed, hindi lang naman yung Sir Ed yung pagkakawala ng estudyante, meron din kumalat dyan na Sir Ed na naghanap yung estudyante ng usapan dyan. At ganun din yung ginawa natin dyan Sir Ed bago pa rin magbukas ang eskwela natin. Eh, pinapuntahan natin itong mga police station at eskwelahan, nakipag-ungkayan tayo. Pati din yung mga nakakasakop na barangay. Kung meron ba talaga silang naitala na na-hold up dito, na estudyante. Pero ganun pa rin po, Sir Ed, wala po tayong nakuha ganung informasyon. Pero sabi nga natin, sir, hindi natin ito pinapawalang sabi nga natin, bahala ito. Uh-huh. At meron po tayong mga ginagawang mga iba't ibang estratehiya dyan. At nakita nyo po yung pagpapataas ng presensya ng ating hanay. Pag pumasok po kayo ng mga eskwelahan, makikita nyo po meron po tayong tinatawag na blue tent. Kung saan may mga fixed post po yan. Nandiyan po yung ating mga police. At nakikita po natin, bukod dyan sa fixed post natin yan, meron po kayo makikita mga hotline numbers na nakalagay po doon sa mga tent namin. At yung carpooling po, meron pong QR code dito, Sir Ed. Saksan din po dito yung ating pong mga paalala para hindi po tayo mabiktima ng iba't ibang modus operandi. Yan po yung mga ginagawa natin. At kung meron po tayo nakukuha mga informasyon kahit po sa social media, ito po yung kagyat natin yung pinapavalidate. Kumusta sir yung police visibility po natin dyan? Mataas po yung presensya ng ating kapulisan sa kabahan at panulukan ng ating lugar sa Tigalaan. At nakita naman po natin yung ating 8 focus crime dito po sa lungsod ng Maynila. Yung 8 focus crime natin na Sir Ed, Sir Benny, ito po yung murder, homicide, robbery theft, physical injuries, karunakin po ng motorcycle, motor vehicle at rape. Meron po tayong significant decrease sa mga ito. Kaya sabi nga natin, hindi po tayo nagkakamali ng nilatag po nating estratehiya. Patuloy po yung pinatataas yung ating presensya ng kapulisan dyan. Nandyan pa rin po yung ating mga checkpoint, mga plan kita, at lahat po ng pamamaraan para mabantayan natin ang ating mga kababayan yung ginagawa po natin. May natanggap ako ditong mensahe, sir. Hindi ko nababanggitin ang pangalan kung kanino nang galing ito. Residente po ito ng Maynila, dyan sa may area ng Dimasala. Ang sinasabi na totoo po na dumarami ang mandurukot. Marami po rito sa amin, sa may UST and St. Jude College, sa may Dimasalang. Eh, ito po yung residente dyan na mayor ang nagbigay po sa atin ng information, sir. Nakita naman po natin yan, hindi po natin sinasabi na mawawala po natin talaga yung street. Talagang sabi nga po natin, magti-take advantage din itong mga tinatawag nating anay ng lansangan. Kaya po kami nakikiusap sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong, sabi nga natin, makikita na mga kahinahinalang mga individual, kasi po sa kanilang mga kilos o galaw, ipagbigay niyo, alam niyo po sa inyong otoridad. Ang mahalaga po dito, tuloy-tuloy yung kinakaman natin.
At sabi ko, matagal din po akong na-assign sa Sampaloc Police Station. Apo. Kung saan po, nakita po natin dati, napakataas po talaga ng insidente dyan, ng robbery and theft. Pero unti-unti po natin nagpababa. Sa kapangitan, tulungan na rin po natin ng ating mga school administrators, ng mga kababayan natin dyan, at sa barangay. At napababa po natin ang gusto yung free men dito. Nitong, I think, Sunday yata. Nitong Sunday yata yun, Major, mukhang yung isang universidad dyan sa University Belt, dyan sa may Murayta, ay maraming pulis na pumunta doon na nag-iimbestiga. Sa di umano isang estudyanteng nawala rin. Hindi nawala doon sa eskwelahan, pero mukhang estudyante doon. May pwede ho ba tayong i-share na information regarding that, Major? Actually, sa radio lang palagi natin ginagawa pag nakakakuha tayo ng informasyon. Hindi po natin ito binabalik. Sabi natin, iniapunta natin ito, kinikipit na balik at binawalan po natin dyan. Nakikipag-coordinate po tayo sa eskwelahan, sa mga barangay, sa mga officers, para makakuha po talaga tayo ng informasyon. Meron po ba talagang ganitong nangyari? Pero sa ngayon po, wala po kami nga nakukuha kahit anong pong informasyon tungkol po dito sa mga nasasabi nila. May mga nawawalang estudyante po dito po sa University Belt. Pero yung isa yata, sir, nakuha na talaga, patay, dyan sa lumulutang sa isang ilog sa Bulacan. Sa amin po kasi dito, Sir Ed, no, ang topic po natin dito, ito pong pinapanggit dito sa University Belt. Kaya yung aming report, kung ano lang po yung datos na meron kami. At sabi nga po namin, wala po kaming ganong insidente po na pagkakawala po dito sa Maynila. Pagkakaalam po namin. Aha. Anyway, may partner po, si Congressman Benny Abante. May mga nais din po itong itanong yata sa inyo. Kung Benny, si yes, Major Ines po, sir, ng MPD. Po. Go ahead po. Major! Yes po. Magandang po, sir. Apo. Ako nabanggit ko sa ating MPD director at sa ating director general yung pangangailangan ng police visibility. Ano? I mean, bakit hindi natin gayahin ng Hong Kong o gayahin natin yung ibang bansa na hindi lamang gumagamit ng police cars kundi kahit bisikleta o kaya naman 2x2 police beat ang tawag dyan, nagre-recorida sa kanilang sariling area, no? Para maiwasan na yung mga ganyan, mahirap yan, Major, kapag halimbawa nagiging reactive tayo, gumagawa lang tayo ng paraanan, pagkatapos magagawa ng krimen. Sa akin, Major, maging proactive tayo dito. We would like to ibalik natin yung police beat na tinatawag na tigalawa mga polis ng dalakad. Maganda pa exercise yun. At magiging maganda pa yung pangatawa ng mga polis natin. O kaya, bisikleta. Yes, this time now. Hindi ko alam kung ano ha, kung kulang tayo ng kapulisan. Pero especially dyan sa mga University Belt, dapat lamang Major na napaka visible ng ating kapulisan. Yes po, Sir Benny. Marami pong salamat, sir. I-report ko rin po sa inyo yung sinasabi po natin na mga ginagawa nating best practices po dito sa lungsod ng Maynila. Meron po tayo tinatawag dito, Sir Benny, na padya po, patrol po kung saan. Kasama po natin yung mga senior officer natin na nagpapatrol po using the bike. At kasama rin po yung pagpo-promote po dito ng local tourism ng Maynila. At tungkol naman po doon sa pagpapalakas po ng presensya ng ating kapulisan sa University Belt, bukod po doon sa mga naka-uniforming police po natin na nakikita po dito sa mga entrada ng mga eskwelahan, meron po tayo mga tinatawag po na mga sekreta. Ito po yung mga naka-plain clothes na mga polis po na i-blend natin dito sa mga karamihan po ng tao. Kaya po gumagawa tayo ng iba't ibang mga pamamaraan dyan, Sir Benny, na para may pakita na mapantayan po natin itong ating mga kababayan, lalo na po itong mga estudyante, mga magulang at mga guru po ng mga universidad. At kung mapapansin nyo, Sir Benny, wala po kaming naitala na anumang pong insidente
na related po dito noong unang araw po ng pasukan. At hanggang ngayon po, makikita po natin yung ating kapulisan dyan. At tuloy-tuloy po yung ginagawa natin ng mga iba-ibang intervention po para mapataas pa po natin yung antas ng pagbabantay sa ating mga kababayan. Tama yun. Ibalik natin yung mga sikreta. Alam mo, nung, narinig ko na naman yung sulat ng sikreta. Oh, yes, no? Talagang nung araw, talagang very popular yung sulat ng sikreta. Tama yun. At major, no? Alam ko po yun. Opo, yung sikreta po, binabalik po natin yan. Kasi, Sir Benny, nakita po natin kung gaano po ka-effective itong mga tinatawag nating sikreta. Very good. Siyempre, kinakailangan din na major, no? Na meron tayong mga kapulisan na nagpapatrolya, na naka-uniforme doon sa mga areas na yan, kung saan especially yung mga areas ng mga blind corner, di ba, major, sa mga university natin. Opo, yung mga nai-report po sa atin na before na nakikita natin na may mga presence po ng mga tinatawag natin, yung term po kasi natin dyan, yung Oslo, yung mga mandurukot po, diyan po talaga ay nililinis po ng ating kapulisan. At sabi nga natin, sir, hindi tayo tumitigil nang hindi natin makikita sa mga lansangan. At nakita po natin dyan na, sir, na marami po tayong arestado niya bago pa po dumating itong pasukan natin. At magkakaroon po kami dito ng tinatawag nating information operation na Sir Benny, Sir Ed, kung saan po yung mismong nahuhuli po natin na mga gumagawa at ibang modus operandi ay ini-interview po natin para ma-disseminate natin doon sa mga kababayan natin na makaiwas sa mga ganitong mga modus operandi. Ito po yung mga mandurukot, ito po yung mga ngalawit, ito po yung mga kung ano-ano po modus operandi, sir. Inisiyatibo po ng Manila Police District yan na came from the horse mouth itong mga tao na to para malaman po ng ating mga kababayan itong mga iba't iba nilang ginagawang modus operandi. Kung malaman po ito ng ating mga kababayan, maiiwasan po nila ito. Very good. At patuloy natin yan para maiwasan ang krimen before even the crime is being committed. Andyan na kayo, no? Baguhin na natin yung parabang reputasyon ng kapulisan na pag mayroong crime na na-commit, maghihintay ka ng mga how many minutes for the policeman to arrive. At paniniwala ako na kapag nabago natin yung major, mas magiging magandang reputasyon ng ating kapulisan. Tama po kayo dyan, sir. At yan po ang ginagawa po ng Manila Police District. Yung tinatawag po natin proactive. At hindi na po natin inihintay na may mangyari pa. Ginagawa na po natin ang paraan. At kung sakali naman po na may nangyaring krimen na hindi po natin napigilan. At sinasigurado po natin na sabi natin, paliliitin natin ang mundo ng mga kriminal na gumagawa at umiikot dito sa lungsod ng Maynila. Very good. Salamat. Well, tayo rin dito. Salamat, sir. Apo, Sir Benny, marami po salamat. Apo. Sir Ed, go ahead po. I vouch for your words, sir. No? Dahil ang objective lang naman natin dito ay malaman talaga natin at may disseminate natin sa mga kababayan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa paligid. But so far, sabi mo nga, mga reported lamang ito at binavalidate ninyo, and so far, walang napapatunayan na katotohanan na nangyari dyan sa inyong area of jurisdiction sa MPD. Yes, Sir Ed, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan. Kung meron po talaga kayo mga ganitong impormasyon, ipagbigay alam niyo po ito sa otoridad. Makakatulong po ito. May mga maliliit pong impormasyon, ngunit malaki po ang kapalit nito. Ito po'y tulong na rin sa ating mga kapwa-kababayan na pag nai-report niyo po ito, nalaman po natin, sabi nga natin, gagawin po natin ang kagat. Major? Ano ang inyong emergency hotline? Yes po. Kung sakali, sir, running lang po ako, driving lang po yung papunta po kami ng campground ngayon. Sir, meron po tayong numero, yung 911. Pag kailangan nyo po ng emergency, tumawag lang po kayo sa 911. Ikukunik po kayo sa pinakamalapit na police station. Ito po lahat yung ating mga services. Nandiyan po yung emergency, kung ano po kailangan nyo. Nandiyan din po yung inyong kapulisan. Yan bang 911 sa Maynila lang o sa buong Pilipinas siya? Sir, sa Metro Manila po yun, sir. Sir Benny, Sir Ed, tawagan lang, didial lang po yung 911. Meron po naka-stand na mga operator dyan. Ibibigay ko lang din po sana yung hotline ng Manila Police District. Pero running lang po kami, driving lang po kami. Papunta po kami ng camp kami. Pagpasensyahan nyo na po.
It's okay lang, it's okay. Basta yung 911, buong NCR yan. Pag ginamit yan, sir, NCR, ang nangyayari dyan, pagka may report ka dyan, i-coconnect ka sa pinakamalapit na police stations kung saan po yung ano. Tama po kayo, hindi lang po sa police station kayo i-coconnect. Kung ano po yung pangangailangan yung emergency. Kung kailangan nyo po ng ambulance, kailangan po nyo po ng fire truck, makakakuha po kayo dyan ng against action. Okay. With that, Major, ingat lang sa pag-drive and thank you very much, sir, sa inyong panahon, ha? Sir Ed, Sir Benny, maraming po salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na ibinigay nyo sa amin. Sa ngalan po ng aming bagong ama ng Police Maynila, ang tinatawag po namin the Game Changer General, Brigadier General Andre Perez Dizon. Isang kalmadong umaga po. Thank you very much, Major Ines ng MPD.